Muling pinatunayan ng Tallyado Administration ang higit sa salita gawa sa pagbisita nito sa Barangay Calamunding, San Antonio at Gumamela sa bayan ng Labo, Camarines Norte upang maghatid ng multi-services caravan. Kasabay nito ay isinagawa ang groundbreaking ceremony ng 120 million pesos worth concreting road project sa Barangay San Antonio at ang 70 million pesos worth flood mitigation structure project sa Barangay Gumamela na sabi ng bayan. Bibigyan kita ng mga proyekto. Kaya naman po nandyan ngayon na pasisimulan na ang ating proyekto dito sa inyong barangay. Dahil po, sabi nga, minahal nyo ang team gawa sa bayan ng San Antonio, ibinabalik namin hindi sa salita, sa mga proyekto, hindi sa paninira, bagkus proyekto po ang ibinibigay ng grupo ni Governor Regay Tallyado, Vice Governor-elect Jonah Pimentel, and siyempre ng inyong lingkod, Josie Banning Tallyado. Si San Antonio po ng barangay Telma Villafranca ay inihayag ang labis na paghanga kay Governor Edgardo Egay Tallyado at Congresswoman Josie Tallyado dahil sa mga proyektong nagawa ng mga ito at gagawin pa sa kanyang barangay. Agad-agad po niyang sinabi na pagagawan tayo ng blitzer. Nakita po ninyo maganda na. Palakpakan tayo po si Gov. Egay. Sabi ni Admin Alvin, pinili ang Barangay San Antonio na magkaroon ng barangay library, nagbigay ng mga books. Hindi pa po siya punong bayan, ano po? Sabi niya, Kapitana, wala ka palang paglalagyan ng mga books. Nanghiram kami doon sa BDRR building. Ang ginawa niya, sinabi kay Gov, na laanan ng punto na magkaroon ng library ang Barangay San Antonio. May maganda na pong library kung makikita ninyo. Alam po ninyo na pakikinabangan po yan natin. Ang kabuuang 120 million ay para sa tatlong concreting road projects sa Barangay San Antonio. Ang 100 million ay mula sa San Antonio papuntang Fabrica at San Vicente. Ang 10 million ay para sa Purok 1 at 2 papuntang Barangay Iberica. At ang isa pang 10 million ay mula sa Purok 3 hanggang 5 patungong Barangay Bautista. Dito po sa Barangay San Antonio, proyekto po ang pag-usapan. Sabi ko nga, maswerte kayo. Ngayong araw po ito, magkakaroon ng groundbreaking, 120 million po yon. Isang dalawang 10 papuntang San Bautista, yung isa ay papunta ng Iberica, at yung 100 million po papunta po ng Fabrica, bayan po ng San Vicente. Samantala, nakatakda naman na isagawa ang 70 million flood mitigation structure project sa Barangay Gumamela, Labo. Sa nakikita ko po ay napakaganda sapagkat wala po akong nakikitang masama na kanyang ginagawa, bagkus ay pulos, tulong at sa kapakanan ng kagandahan at kaisa ng mamamayan. Maraming salamat po sa ating ginagalang na congresswoman, kay Congresswoman Josie Banning Tallyado, ganun din po kay Governor Egay Tallyado sa pagbibigay daan na ang Barangay Gumamela ay bigyan nila ng magagandang programa para po sa higit na kaunlaran at kaayusan ng aking mga mamamaranggay. Tinungo rin ng team gawa ang Barangay Calamunding Labo na nagpakita ng pagsuporta sa Tallyado Administration, lalo na kay Provincial Administrator Alvin Tallyado at ang mga kasamahan nito. Mas uunlad at mas magiging progresibo itong bayan ng Labo. Kanina po, nasabi na po ni Vice Mayor Bong Quebral ang mga programa namin pag kami po ang naupo sa paglilingkuran. Unang-una po, yung sa senior citizen. Alam ko po ang mga senior citizen ngayon dito sa bayan ng Labo, walang natatanggap galing sa Labo. Sa national meron, yung mga pension nyo po meron. Pero sa bayan ng Labo, wala mismo. Kung sakaling kami ang maupo bilang mayor, magbibigay po kami sa bawat senior citizen dito sa bayan ng Labo ng 500 to 1,000 pesos. Buwan-buwan po yan. Hindi naman sapat ang salitang pasasalamat sa mga natulungan ng team gawa. Bukod sa food packs, libreng gupit at hair treatment, salamin sa mata, bitamina, gamot at pananim ay ipinamahagi naman ang pulang rosas upang iparamdam ang pagmamahal ng team gawa
para sa mga Kamnorteño ngayong Araw ng Mga Puso. Cindy Curioso, BHTV News.